tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaati ka buong bakayan. Diskusyon na may resolusyon. Sa countdown ng talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sawsawero at sawsawero. Handa na ba kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Handa na rin ba sa ukrayan? Siyempre, mas masarap ang ating kwentuhan kapag kasama ang aking co-host na si Hans Martel. Salamat siyang Ami na po. Mga sawsawero at sawsawera. Sawsawa na ba? Saan tayo? Face to face na? Isang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on Air. Ang sigaw namin dito, aba, kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan face to face. At mas masaya ang inyong Chang Ami kapag kakasama natin. Siyempre, eto na, mga ka-face to face, dahil maraming papuri na po kaming natatanggap na dahil nga naman ay kakaiba ang aming show. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pinag-uusapan po kami na talaga namang dito sa face to face ay wala pong takot na hinaharap namin ang mga problema. Minsan may mga nag-aaway, pero sa huli naman po, ang mahalaga ay handang-handa naman na ayusin ang lahat sa tulong pa rin, syempre, ng lahat ng mga kasama natin dito sa programa. Di ba, Hans? Yes, Chang Ami! At kung ikaw ay masaya, naku, Chang Ami, sobrang saya ko din. I-welcome natin ang ating legal expert, Attorney Revelyn Ramos Tagpano. Siyempre, napanood na natin siya noong mga nakaraang araw. Siya po ang magsisilbing gabay natin ngayon, ang ating spiritual advisor. Welcome back to Father Sonny Merida. Siyempre pa, mula po sa Clinic of the Holy Spirit, psychology expert, Doktora Camille Garcia. Yan po ang ating trio tagapayo. Back to you, Chang Ami. Salamat, Hans. Alam niyo mga ka-face to face, sa bawat pamilya po dito sa ating bansa, hindi maiiwasan na merong mga kung tawagin ay mga suwail na anak. Ito yung mga anak na kung umasta, eh parang sila ang hari ng pamilya. Isa ka ba sa kanila na ganyan ang ugali? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Mga sikat na salita mula sa all-time favorite na kanta ni Freddy Aguilar. Kay gandang pakinggan, ngunit kabaligtaran sa kaso ni Aling Ida Miranda. Anak ni lalaki, kung nga gusto yung ugali kasi kung sumagot-sagot sa nanay, yung walang galang. Eh yung nanay, nung Ingo, wala rin siya magawa kasi hindi niya rin kaya yung dalawa niyang anak eh. Siyempre, wala naman akong may ibang malalapitan eh. Hindi nanay ko pa rin. Kahit nakagagano ko sa nanay, yun pa rin. Mga barkada ko, hindi man ako matutulungan yan. Siyempre, sa nanay ko pa rin ako lalapit. Hindi masama ang tumulong, lalo na tugot laman mo siya. Pero ayon nga po kay Aling Ida, ang saktan siya at duraan ay talaga namang ibang usapan na. Nag-away sila isang araw. Grabe ang pag-aaway nila. Pati ako, pinag-iinitan nila. Sinasama nila ako sa away nila. Binalibag ni Ingo yung salamin.
tumamad dito sa akin dito. Umiyak po ako, nagsabi po ako ng sama ng loob kay Ingo na, bakit gano'n naman yung nanay mo? Imbis na sabihin niya sa akin na pambili na lang ng gamot, dahil yung anak nga natin ay halos mamatay na sa kakasukat tayo, bakit pilit pa niyang kinuha yung 50? Ano bang mas mahalaga, yung inuhulugan yung utang o yung buhay ng apo niya na naghihingal na? Inang martir, suku na nga ba sa anak na Suwail? Oras na para magkaalaman dito lang sa Face to Face! Kasama po natin ngayon ang ina na sumasabog ang kalooban sa sama ng loob sa kanyang anak. Mga ka-Face to Face, tawagin na po natin si Nanay Ida. Mami, magandang araw po. Welcome po sa Face to Face. Kamusta po naman kayo bilang isang ina? Paano po ba kayo sa inyong mga anak? Ayun po, sa lima po silang magkakapatid. Siya lang po ang ibang ugaling. Mulat sa pulga niya na ang ginagawa sa akin. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa po yan. Ang anak po ninyo ay lima. Opo, siya po ang bunso. At ito pong sinasabi ninyong anak ninyo na nagbibigay ng sama ng loob ninyo ay ang bunsong anak po ninyo. Opo. Na si Sunny. Kailan po ba nagsimula ang problema ninyo sa kanya? Mula nung grade 1 po siya. Hanggang lumaki po siya, hanggang nakapag-asawa po siya, ganyan na po siya. Ano po ang ginagawa? Eh, minsan po, pag walang trabaho, pag walang mapakain sa pamilya niya, ako ang kinukulit, laging hinihinga ng pagkain. Ako naman, binibigyan ko naman. Kaya lang, pag wala akong may bigay, minumura niya ako. Ilan taon na po itong anak ninyong si Sunny na sinasabi po niya? 25 na po siya. 25 na po siya ngayon. Opo. Wala naman po ba siyang nasabi o nabanggit na ikinagalit niya sa inyo, ikinasama ng loob, kaya kayo po ay ganito kung mag-away? Siguro nga yung nagkaiwalay po kami ng papa niya, ganun, nagkaganon siguro siya. Kaya nagka-problema rin po sila sa ama nila dahil nag-asawa po siya ng iba. So sa palagay po ninyo na nang dahil doon, hindi niya siguro matanggap yung nangyari, kaya parang siya ay nagre-rebelde po? Ayun po. Saka hindi naman po yung ang dahilan din po. Talagang gano'n na talaga ugali niya. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Pinalaki ko naman siya ng maayos. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Tatlo na anak niya. Hindi pa rin po siya nagbabago. Ilan taon po si Sunny noong mga panahon na kayo po ng inyong mister lagi pong nag-aaway at tuluyan ng naghiwalay? 16 pa lang po siya. 16. So yung pong lahat ng pag-aaway niya yun, nakita po niya? Opo, nakikita niya po ang sitwasyon ng buhay namin. Bakit po ba kayo naghiwalay ng mister niyo? Sasama pa kami ng papa niya, gano'n na siya. Bakit po kayo naghiwalay? Babayro kasi yung mister ko So kahit pa paano naman po nagbibigay ng suporta yung inyong mister sa kanyang mga noon anak? Po, pero ngayon hindi na po. Kailan po ito tumigil? Ano na po, nung nagkaanak po siya. Ah, nagkaroon na kasi siya ng sarili niyang pamilya. Meron na siyang anak doon. Tumigil na ang pagbigay tumigil niya ng na. Suporta. Pinabayaan na po kami. Pati yung tinitirahan namin, hindi na kami tinulungan. Hindi na siya nagbibigay para sa lupa. Sa ngayon po, ako po ang nagsasakripisyo para magbayad doon po sa kinatatayo ng bahay namin po. Ako lang po. Nangungutang ako para ibayad ko lang po sa bahay na tinitirahan po namin. Ano po ang sinasabi ng mga kapatid ni Sunny kapag ka po naririnig kayo o nakikita o nalalaman na nag-aaway po kayong dalawa? Nagtitimpi lang sila, nagtitiis lang. Ayaw po nilang saktan yung kapatid nila. Dahil sabi ko sa kanila, pabayaan nyo na lang, huwag nyo na lang pansinin. Bakit po, Aling Aida, umabot dun sa punto na nagmumurahan po kayo? Tapos... Ganun po siya, pag wala po siyang makuha sa akin, minumura po niya ako. Hanggang sa minsan pa nga ako Pero sa akin, hiyang-hiya ako sa mga kapitbahay ko dahil alam nila po ang ginagawa nila sa akin. Bakit po umaabot sa puntong gano'n ang galit sa inyo ni Sunny na... Hindi ko lang po alam. Dinuduraan pa ho kayo? Oo po. Dinuduraan po ako kaya lang masama talaga ang loob ko sa kanya. Pati yung asawa hindi niyo po niya. Ba siya kinausap at sinabi sa kanya na hindi tama yung kanyang ginagawa? Kinakausap ko po siya pag wala pa siyang tupak. Madalas kasi siyang tupakin Bakit po tinutupak? Nagdodroga po ba siya? Hindi naman.